Pilipino. Sabi ko nga, wala na akong trabaho, meron na akong sariling brand. Papatayo na tayo. Oo, papatayo tayo. Kaya, ayan yung tawag ng mga trolls, Lenny Lugaw. Pero ito, nagsimula lang to kasi yung mga supporters natin during the campaign, isa sa mga fundraising na ginawa nila, Lugawan. Patok na patok. Pero ito yung tirang gusto. Kasi gusto ko ito yung Lenny Lugaw. Diba? Ang ganda. Yung pangalawa si Jacinda Ardern ng New Zealand. Nung panahon ng pandemic, yung paniniwala ko, napakahusay ng kanyang leadership. And meron siya nawala ako. At yun yung husay niya mag-communicate. Yung husay niya mag-communicate na nakaka-appease siya ng anxieties ng kanyang mga constituents, na yung ability na para mag-shift sa yung difficult moments, pero nagagawa niya na parang ang dating ay magaan pa din. Kahit nagdadaan sila sa napakatinding difficulties, yun yung ability to communicate. Tingin ko yung tao kasi pag mahusay ka mag-communicate, nararamdaman niya yung kanyang affinity sa'yo. At hindi lang yun political yung gains noon, pero nararamdaman niya na bahagi ka. Bahagi siya. Bahagi siya ng governance mo. And tingin ko napakahalaga noon. Dalawa sa mga final kong batas ay yung pinakauna kong final ay nakalimutan ko yung title. Yung pinakauna kong final ay dahil merong mga magsasaka tayong na-violate yung kanilang mga karapatan. Tinawag na giyera ang problema sa ICAD problema sa illegal na droga. Kung magkakabit ng billboard at bar, sana tungkol sa kung paanong makakaiwas sa sakit. Kung may ipapagawa sa isang batalyong graphic artist, sana ang layunin para dumami pa ang magpapabakuna. May na square mesh dito sa office pag bumababa ako underground. Halimbawa, pupunta ako sa community. Yung parati namin pinag-aawayan lagi yung protocols. Kasi yung feeling ko, Oji, kaya kami bumababa para tumulong kami sa nasa baba. Hindi yung para bababa kami pero naka-istorbo pa kami sa nasa baba. Para sa protocols namin. So yun lang naman madalas. Ako ayoko, kaya marami akong baba na hindi alam nung nasa baba na dadating ako. Ano ba yung gusto nating tanong? Ano ba yung gusto nating sagutin? Ano yung problema na gusto nating i-address? Halimbawa, pag sinabi mong wala namang problema, di ba ka tayo lilipat? Pag sinabi mong masyado kasing concentrated sa Manila yung pondo ng gobyerno eh. Ang sunod siguro dapat tanong, nag-a-agree ako sa'yo eh. Parang sasabihin ko, pareho yung paniniwala natin eh. Yung kapangyarihan masyadong nakasentro sa Manila, dapat i-decentralize natin. Paano ba yun i-decentralize? Ang sagot ba ay federal? Ang sagot ba
kaya ba na may i-amyenda tayo ng mga batas para masagutan ito? Pag sinabi mong, pag in-amend natin yung local government code, masasagot na to, eh bakit pa natin kailangang constitutional change? Mm-hmm. Pag sinabing hindi kasi kaya eh, kailangan talagang i-amend natin yung constitution, di amend natin yung constitution. Mm-hmm. Siguro yung sunod na tanong, paano natin i-amend? Kailangan ba tayong tumawag ng constitutional commission? O okay na ba tayong constitutional convention? Ang sinasabi po niyo dito, ma'am, ay hindi pa na-exhaust yung lahat ng dapat na maging talakayan tungkol dito para masabi natin na ang solusyon talaga sa problema ay lumipat tayo sa federal form of government. Hindi pa. Ako sa akin, unang-una, kailangan i-exhaust. At yung pag-exhaust, hindi lang sa membership ng consultative commission, kundi sa pagsiguro na yung ordinaryong Pilipino naiintindihan niya kung anong pinag-uusapan. Mm-hmm. Kasi kahit mga public officials, hindi pa naiintindihan kung anong gusto sabihin ng federalism. Mm-hmm. Halimbawa, dito sa atin, ilan ba yung nakakaintindi ng federalism? Kahit ako, hindi ko masasabing naiintindihan ko. Mm-hmm. Kasi tatlo o apat ng modelo yung nabasa ko, hindi ko alam kung alin doon yung sinusulong. Mm-hmm. So, paano ako makakasabi na kampi ako dyan mm-hmm. o kontra ako dyan kung hindi ko nga alam eh. Mm-hmm. So, makakasabi lang ako na kampi ako kung naiintindihan ko. Kung Luzon ang pinakamalaking isla sa bansa, ilang isla ang bumubuo sa Philippine Archipelago? 1,700. Mm-hmm. 7. Si Ninoy na nindigan na the Filipino is worth dying for. Si President Cory na the Filipino is worth living for. Kay Pinoy, the Filipino is worth fighting for. Namatay, nabuhay, at lumaban silang tatlo dahil sa iisang adhikay. Silang mahanap yung nerve ko, nakailan tusok hanggang, ewan ko makikita nyo, dito nila ako in IV kasi dito nakahanap ng good nerve. Ko na imagine. Ilang oras ka nagtatrabaho sa isang araw? Ako siguro ang average mga 18 hours. Mga 6 na oras yung tulog ko. Na co-workers ko, yun yung masasabi sa akin. Napakasipag ko talaga.